Masama ba ang sex? Ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa sex? Sa oras na ito, sasagutin na natin yung katanungan kung masama ba ang sex. So ang sagot po dyan is hindi po. Hindi po masama ang sex. Kung babasahin natin yung Matthew chapter 19 verse 4 to 6, ito po ang sinasabi. Have you not read that he who created them from the beginning made them male and female and said, therefore, a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. So they are no longer two, but one flesh. From the beginning pa lang dun sa creation, makikita na natin na nilikha ng Diyos ang maliwanag na sinasabi, lalaki at babae lang po. Wala na pong ibang kasarian, kundi lalaki at babae lang. At ang sabi niya, yung dalawa ay magiging isa na lang. So yung pinag-isa ng Panginoon Diyos is hindi pwedeng paghiwalayin dahil yun ay kalooban ng Panginoon. So ibig sabihin to, dito na papasok yung kasal. Kung titingnan natin sa New Testament, si Jesus Christ, inaprubahan niya yung kasal sa pamamagitan ng pagpunta niya doon sa isang kasalan sa Cana. So doon natin makikita yung first miracle ni Jesus na ginawa niyang wine, yung tubig. Inutos ng Diyos na magpakarami kayo. Genesis chapter 1 verse 28, and God blessed them. And God said to them, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it and have dominion over the fish of the seas, over the birds of the heavens, and over every living things that moves on the earth. So dito sinabi ng Diyos, humayo kayo at magpakarami. Ngayon ang tanong, paano sila dadami? Logic lang, syempre kailangan dito ng sex. Isipin nyo, paano kayo mabubuhay kung walang sex? Paano tayo dadami dito sa mundo kung walang sex? From the beginning pa lang, pinapakita na ng Diyos, ang Diyos mismo, pinakita niya na yung sex is hindi masama. Dahil ito ay kailangan nyo para rumami. Kung dun pa lang makikita na natin, ito ay idea na ng Panginoon. So ang sex is regalo po yan ng Diyos para sa mag-asawa. Malinaw po, para sa mag-asawa, para sa lalaki at babae. Ngayon, ito ang nangyari. Sumama lang yung sex noong si Satan ay pumasok sa eksena. Nung una nga, di ba, perfect ang lahat. Kaya lang, nung nahulog sila sa kasalanan, si Eva at Adan, pumasok na yung kasalanan. Nalaman nila na sila ihubad, nahiya na sila. Kasi nga, pumasok na yung kasalanan. So, yung sex na yon is pinadumina. Yan, ngayon ang tanong, bakit ngayon dumudumi yung sex? Bakit parang nagiging masama yung sex sa mga tao? Alright, ito yung tatalakayin natin ngayon. So, simulan natin dito. Number one, sumasama ang sex sa pamamagitan nito. Premarital sex. Ang premarital sex is ito yung gagawin mo yung sex na ito doon sa hindi mo pa asawa or sa hindi mo asawa. So kapag hindi pa kayo kasal and then ginawa mo na to, premarital sex na ang tawag doon. Makikita natin sa Bible maliwanag, kailangan mo munang ikasal. Kailangan mo munang ipagkasundo yung tao na yan doon sa Diyos bago nyo gawin yung bagay na yon. So nagiging masama itong sex kapag ginawa mo to sa hindi tamang panahon. Ang nakakalungkot lang sa panahon natin ngayon is parang normal na lang. Normal na lang na makipag-sex ang isang tao kahit hindi pa sila kasal. Ayon sa survey, isa sa tatlong kabataang Pilipino ang nakakaranas na ng sexual intercourse kahit hindi pa sila kasal. At ito ay umaabot sa age ng 13 or teenager hanggang doon sa 25 na age. At mahigit 200,000 na Filipina, teenager po ito ha, na teenager ang nabubuntis kada taon. Makikita natin, mga bata pa lang sila pero nabubuntis na sila. Ito po, buntis pa lang to, pagbubuntis. Hindi pa natin pinag-uusapan dito yung sexual intercourse talaga. Paano pa yon? Paano yung mga nakakaligtas, yung mga hindi nakakabuntis? Alright, marami pa. Ibig sabihin, ang dami nakakaranas ng premarital sex. Wala tayong makikita na binanggit sa Bible patungkol doon sa premarital sex. Pero kung titingnan natin siya, kasama to doon sa sexual immorality. Kung titingnan natin siya sa Greek, ang ibig sabihin nito is porneia, which means sexual immorality or fornication. Na yan yung naririnig natin or madalas nakikita natin sa Bible. Pag sinabing porneia or fornication or yun nga, sexual immorality, hindi lang yan premarital sex. Actually, malawak yan in general. Ngayon, para sa mga kabataan, kung hindi mo talaga mapigilan yung bagay na yan, is lumayo ka na. Sabi nga sa Bible, let's flee from any temptation. Kasama na dyan yung premarital sex. So, mag-ingat po tayo. Hanggat maaari po, kung kabataan ka pa, mag-aral ka mabuti, tapusin mo muna yung pag-aaral mo, at pag nagkatrabaho ka na, ayun, kung settle ka na, mag-asawa ka na, at pag nag-asawa ka na, dun yung nagawin. Huwag niyong hayaan na mahulog kayo dito sa temptation na to. Gawin niyo muna yung mga priority niyo. I-allow lang natin tong sex na to kapag kasal na kayo. So, hintayin niyo muna. 1 Corinthians chapter 7, verse 2, but because of the temptation to sexual immorality, each man should have his own wife and each woman her own husband.
Maliwanag yung sinasabi ng Bible, kailangan mag-asawa ka muna. Period. Yun lang po. So, kung bata ka pa, wala pa sa tamang panahon, kung wala pa sa tamang edad, kung hindi ka pakasal, huwag nyo muna pong gawin yung bagay nito dahil ito ay masama at hindi ito ina-allow ng Biblia. Pangalawa is adultery. Ang adultery, ito naman. Sige, let's say may asawa ka na. Nakapag-asawa ka na. Pero, hindi ka na kontento sa asawa mo. So, humanap ka ng iba. Ngayon, dahil nakahanap ka ng iba, ginawa niyo yung bagay na ito. Diyan na papasok, diyan na nagiging masama yung sex. Kapag may asawa ka na at ginawa mo pa yung sex sa ibang tao. Eto, sa Bible, makikita na natin yung salitang adultery. Kung titignan mo from Old Testament to New Testament, may mga bagay dyan na sinasabi ang Bible patungkol sa adultery. So, sa creation, balik ulit tayo. Kung titignan natin yung creation, binigay ng Diyos kay Adan, isa lang, si Eva lang. Hindi mga Eva. Kung may nakita kayong iba, comment nyo lang kung meron. Pero wala po. Wala tayong nakita na binigay ang Diyos bukod kay Eva. Isa lang po ang binigay, kundi si Eva lang po. So sa Bible, makikita din natin, yung adultery po is kasama yan sa 10 utos. Ito yung pang-7 utos ng Diyos. Ang sabi dito, Exodus chapter 20 verse 14, you shall not commit adultery. Maliwanag na sinasabi ng Bible, huwag tayong mag-commit nito. Pero marami pa rin talaga ang gumagawa ng bagay nito. Kaya nagkakaroon ng mga kabit, nagkakaroon ng third party sa mga mag-asawa at mga pag-aaway or nasisirang relasyon. Kung titignan natin nung panahon noon sa Biblia, lalo sa Old Testament, kapag commit ka ng adultery, kamatayan yung magiging ano mo niyan, consequence kapag nag-commit ka ng adultery. Leviticus chapter 20 verse 10, if a man commits adultery with the wife of his neighbor, both the adulterers and the adulteress shall surely put to death. Doon pa lang makikita natin, may consequence talaga ang pag-commit ng adultery, which is talagang totoo. Dahil sa lahat ng kasalanan na ginagawa ng isang tao, kahit ano pang kasalanan niyan, hindi man adultery, merong consequence talaga na binibigay ang Panginoon doon sa mga nagko-commit ng mga kasalanan. Si David, nag-commit siya ng adultery. So doon nakita natin maraming consequence na nangyari. Nasira yung pamilya niya, may namatay pa sa pamilya niya, namatay yung anak niya, at may mga nagpatayan. Hebrews chapter 13 verse 4, let marriage be held in honor among all, and let the marriage bed be undefiled, for God will judge the sexual immoral and adulterous. Kung ayaw mo masira ang pamilya mo, kung ayaw mo masira yung relasyon mo sa asawa mo, kung gusto mo mas mabuhay ng maayos, huwag ka mag-commit ng adultery. Yung panandali ang ligaya na ibibigay sa'yo ng sex na yan, hindi mo alam yung panghabang buhay o yung pangmatagalang consequence na mararanasan mo kapag ginawa mo yan. Pangatlo, rape. Sa Bible, hindi rin natin makikita yung salitang rape. Pero consider yan doon sa sexual immorality na sinasabi natin kanina pa. Usually kasi pag sex, gugustuhin pareho ng tao yan. Pero dito sa rape, isa lang yung may gusto. Halimbawa, yung isang lalaki lang at yung babae ayaw at pinipilit niya lang to. Yan na yung tinatawag nating rape. Hindi siya talaga maganda, actually, sa paningin ng Panginoon. Siyempre, sa gobyerno. Dahil ito, kapag nag-commit ka ng rape, kapag ginawa mo yung rape na to, pwede kang makulong. At hindi lang makulong. Sa ibang bansa nga is binibitay pa. Sa Pilipinas, napakaraming cases ng rape. Ito may matindi. Pagkatapos mang rape, is pinapatay pa. Yun yung pinaka nakakalungkot dun sa lahat. Bakit pinapatay? Para hindi na isumbong. Kasi alam nila na pwede silang makulong sa ginagawa nila. So, papatayin na lang nila itong na-rape nila. Ayon sa CNN Philippines, isang tao ang nare-rape kada oras sa Pilipinas. Isipin mo yon, isang tao kada oras ang nare-rape. Dito pa lang yan sa Pilipinas ha. Paano pa kaya kung isusurvey mo yung buong mundo? Ang rape ay masama talaga dahil hindi lang sinasabi ng Biblia. Ang mismong batas mismo ang nagsasabi na ang rape ay masama talaga. Dahil sa Pilipinas, meron tayong batas patungkol dyan sa rape. Yan yung Republic Act 8353. At panghuli is prostitution. Ang prostitution naman, ito yung ginagamit mo yung katawan mo para kumita ka ng pera. Madalas, involved po ang sex dito. Ang prostitution, ito makikita natin from Old Testament at New Testament. May makikita tayo na nabanggit na prostitution. At isa na po dyan is si Rahab. Kung familiar kayo kay Rahab, siya yung nagpatuloy dun sa mga espiya na Israelita dun sa lugar niya upang itago sila. Ang prostitution po ay immoral. Proverbs chapter 23 verse 27 to 28, for a prostitute is a deep pit and a wayward wife is a narrow well. Like a bandit, she lies in wait and multiplies the unfaithful among men. Sa Pilipinas, halos kalahating milyon ang babaeng prostitute. At bagamat ito ay illegal sa ating bansa,
lantaran pa rin at marami pa rin gumagawa nito sa ating bansa. Bawat bayan yata may makikita kang ganito. Marami makukuhang sakit sa bagay na ito. Halimbawa na lang HIV tsaka AIDS, which is malaki ang bilang ng mga Pilipino na may ganitong sakit. Dahil nga sa hirap ng buhay dito sa Pilipinas, marami na talagang kumangkapit sa patalim, ika nga nila. So yun po, nakita nyo yung mga nagpapasama sa sex. Ulitin ko po, at ulit-ulitin ko sa inyo, hindi po masama ang sex. Bibigyan ko lang kayo ng ilustrasyon para mas maintindihan nyo yung bagay na ito, na ang sex ay hindi masama. Halimbawa na lang, ang kutsilyo. Ang kutsilyo, kung titignan mo siya, hindi naman siya masama. Walang masama sa kutsilyo kung titignan mo. Actually, ginagamit mo yan, paghiwa ng mga bagay-bagay. Ang kutsilyo, nagiging masama lang yan kapag ginawa mo siya na, halimbawa, pinangpatay mo ng tao. So doon siya nagiging masama at kung saan mo siya pa pwedeng gawing sa mga kasamaan. So nagiging masama na po ang kutsilyo kapag ginamit mo na to sa maling paraan. So ganyan din po yung sex. Ang sex, walang masama dyan. Regalo po ng Panginoon yan para sa mag-asawa. Regalo po yan ng Panginoon, idea po ng Panginoon yan. Pero nagiging masama lang yan para kutsilyo kapag ginawa mo sa masama. Walang perfectong tao sa mundo. Lahat din tayo is nagkakasala. Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Ito lang po sasabihin ko sa inyo. Kung nagawa mo na yung bagay na yan at naging alipin ka o inaalipin ka pa o hindi mo pa kayang isuko yan, isuko nyo na po yung bagay na yan sa Panginoon. Kalimutan mo na yung bagay na yan at humingi ka ng tawad sa Kanya. Dahil ang Panginoon, kapag lumapit ka sa Kanya, humingi ka ng tawad, kahit ano pa yung past mo, kahit gaano ka pang karumi noon, kahit gaano pang katindi yung kasalanan ginawa mo noon, basta lumapit ka sa Kanya ng buong puso, tatalikuran mo lahat ng kasalanan mo at susunod ka sa kalooban niya, patatawarin ka niya, kakalimutan niya lahat ng kasalanan mo. 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sin, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Hinihintay ka lang ng Diyos na lumapit sa Kanya. At ang Panginoong Diyos, patatawarin ka niya. Kakalimutan niya lahat ng kasalanan. So yun, nakita natin na ang sex pala ay hindi masama at ang sex ay regalo ng Panginoon at ito ay mabuti para sa mga mag-asawa lang. Gamitin po natin yung sex sa tama. Sa tamang tao, sa tamang panahon. At huwag nating hayaan na mahulog tayo sa mga tukso. Alright, manalangin tayo palagi. Mag-pray lang tayo palagi na ilayo tayo ng Panginoong Diyos sa mga tukso na maaaring dumating sa buhay natin. So, sana po may natutunan kayo. Thank you for watching and magkita tayo sa next video ko. So, God bless you guys. See you.